nakikinig pa kayo sa radyo? Sa radyo doon sa inyong sasakyan o sa radyo doon sa inyong bahay? O kaya naman sa mga jeep, minsan nagpapatugtog ng radyo yung driver o kaya sa mga bus. Nakikinig ba kayo doon? Sino dito yung nakikinig sa mga AM station at FM station? Pinapakinggan niyo ba yung mga musika doon? Maging yung mga balita, pati yung mga kwentuhan ng mga DJ? O kaya naman ang mga radio drama na talaga namang inaabangan ng mga taong masugid na nakikinig dito. Sa ating inaasahang pagganap ngayon, kayo ang magiging artista sa isang radio drama. Kaya, para malaman natin ang mga gagawin natin dito ay pumunta na sa ating genyo. Pagdating natin sa genyo, hanapin yung inaasahang pagganap 4.3 radio drama. Ang ating gawain, buksan natin ang padlet na kasunod. Kung hindi naman makita ito sa genyo ay kopyahin yung link na ito at ilagay sa inyong browser. Okay, pindutin na natin yung start lesson. Okay, bago pa tayo magpatuloy, ang talaan o listahan ng mga kasama niyo sa pangkat ay makikita niyo rin dito. Nakalagay din dito kung sino-sino yung mga miyembro ng bawat grupo. Ito yung sa beneficence, sa charity, generosity at kindness. Nakalagay din yan sa inyong FB group at the section. Okay, puntahan na natin ang ating padlet. Unahin muna natin itong Canva presentation para sa ating gabay. Tingnan natin ang mga hakbang sa paggawa nito. Ang mga layunin ay nasasagot ang tanong sa binasang script ng radio broadcasting at teleradyo na ibibigay ang buod o lagom ng tekstong script ng teleradyo. Tekstong script ng teleradyo na ibabahagi ang obserbasyon sa script ng radio broadcasting na ibabahagi ang obserbasyon sa napakinggang script ng teleradyo na gagamit ang iba't ibang uri na pangungusap sa pagsasagawa ng radio broadcast. Ang inyong pambel sa gawaing ito ay magiging mga voice o voice actor kayo o radio actor. Imbis na aarte kayo sa harap ng camera, yung boses niya lang yung pakikinggan ng mga tao. Ang ating sitwasyon, maraming istorya ang maaaring maipahayag sa mga kabataan. Ang mga kwentong ito ay natataglay ng mga mahalagang aral. Ang kwentong ito ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng radio drama. Kaya patok sa mga Pilipino ang radio drama, lalo na noon, nung hindi pa naman uso ang internet, ay yun ang kanilang paraan ng entertainment o paglilibang sa kanilang sarili. Yan. Ano ang mga gagawin? Ito yung mga hakbang sa paggawa. Ang bawat pangkat ay susulat ng script para sa kwentong alamat ng pinya. Ipapakita ko sa inyo dun sa padlet kung nasaan yung kopya ng alamat ng pinya. Kung sobra ang membro ng pangkat ay maaaring magdagdag ng tauhan at kanilang dialogo. Halimbawa, yung ating mga pangunahing tauhan sa kwento, si Pina at ang kanyang nanay at pati na yung tagapagsalaysay, pwede kayong magdagdag ng iba pang mga tauhan para lahat ng mga miyembro ninyo ay mayroong mga papel na gagampanan. Isama rin sa script ang emosyon, tugtog at sound effects na gagamitin. Okay, makikita niyo naman mamaya kung paano gumawa ng script o paano magsulat ng script. Sumunod na gagawin kapag nagawa niyo na yung una hakbang ay mag-e-ensayo na kayo para sa inyong pagganap sa radio drama ayon sa isinulat niyong script. Kasama na rin sa ensayo ang oras ng pagtugtog ng musika at sound effects.
Maaari ring mag-ensayo kahit labas ng oras ng Pilipino, ngunit ito ay tuwing hapon lang at tatagal na isang oras. Okay, mag-uusap-usap kayo na makasama nyo sa grupo kung kailan kayo mag-e-ensayo at kailan ninyo pag-uusapan ang tungkol sa paggawa ng script, pati na yung pag-e-ensayo ninyo. Ipepresenta ang bawat pangkat ang inyong radio drama sa araw ng presentasyon. Okay, magbubunatan tayo kung kailan kayo magpresenta nito. Okay, meron din tayong pamantayan para sa pangkat at para sa individual na pagganap. Okay, ito yung pamantayan para sa pangkat ng pagganap. Una, na pagbuo ng napakaangkop na script ayon sa ibinigay na kwento. 5 puntos na kabuo ng tiyak na napakaangkop na script ayon sa kwento. Dapat yung script na ginawa niya tungkol doon sa alamat ng pinya. Pag-arte ng mga miyembro. Lahat ng miyembro ay nakibahagi at umarte sa presentasyon. Lakas ng boses. Lahat ng miyembro ay nakapagbigay ng tamang pagbitaw ng mga salita at lakas ng kanilang boses. Dinig na dinig ng lahat ang boses ng mga aktor. Kaya kailangan ayusin ninyo yung mga audio nyo dyan sa Zoom para marinig yung boses ninyo. Okay? Para dun sa, lalo na sa araw ng presentasyon natin ng inyong grupo, dapat ay gagamitin nyo maayos yung audio nyo, maayos yung microphone nyo. Kung hindi naman posible na gumamit kayo ng laptop o ng computer o ng PC sa Zoom, pwede naman kayo gumamit ng cellphone o tablet para sa Zoom. Okay, para lalo na sa araw ng presentasyon ng grupo ninyo. Para kasi kung sa cellphone o tablet yung gamit ninyo, kahit wala kayong headset o wala kayong earphones, ay pwede nyo naman gamitin yung mga yun para sa inyong boses. Okay? Linaw ng boses, nakapagbahagi ng may malinaw at malinaw na boses. Pagsasalita ng may emosyon, nakapagbabahagi ang bawat aktor na may wastong emosyon. Halimbawa, kung kailangan na galit kayo o kaya masayang masaya o yung emosyon na natatakot, ayan. Anong angkop na emosyon doon sa inyong script na ginawa? At ayon din sa kwento, napakasining, nakabuo ng isang radio drama ng may buong husay at gumamit ng napakaangkop na sound effects at boses ng lahat ng artista. So meron kayo, pwede kayong magdagdag ng musika, ipiplay nyo yun doon sa inyong presentasyon. So kailangan meron kayong miyembro na taga-download na, naka-download na siya ng mga sound effect, ng mga music na gagamitin ninyo, ipiplay na lang ngayon doon sa araw ng presentasyon ninyo. Okay? At syempre, lahat ng miyembro din ay ginampanan na kalang papel ng buong husay. Sumunod, pagtutulungan ng lahat ng pangkat. Okay? Magtulungan lahat ng miyembro sa gawaing ito. Kailangan araw-araw na may ensayo kayo, ay dapat lahat ng miyembro ay tumutulong. Kung halimbawa, yung isang miyembro o ibang miyembro ninyo hindi tumutulong sa inyo, hindi sumasali sa ensayo o sa pag-uusap ng grupo, ay may bawas na puntos yung grupo ninyo. Kaya kailangan lahat ng miyembro ay sumasali at nakikibahagi at may kontribusyon. Ay sumunod, ay autentiko ang nabuong radio drama ay ginawa ng lahat ng miyembro. At pinakahuli naman ay taktang oras na kapagpresenta ng isang radio drama sa loob ng 7 hanggang 10 minuto. Okay, ito ay may kabuuang 45 puntos. Okay, ito naman ang pamantayan para sa individual. Ayan. Kada araw na may ensayo tayo sa oras ng Filipino, ay doon lang kayo magbibigay ng puntos para sa miyembro ninyo. Pwede ang magbibigay ng puntos pinuno o yung kanyang pangalawang pinuno o yung tagasulat.
Okay? Napakausat, ginanap ang tungkulin ibinigay sa kanya, 5 puntos. Pabawas ng pabawas kung may pagkukulang, maraming pagkukulang. Ayan. At yung hindi ginanap o hindi tumutulong, hindi nagbibigay ng kanyang kontribusyon sa grupo. Nababawasan kayo. Okay. Susunod ang gagawin, pagkatapos ko maipaliwanag lahat ng ito, panonoorin nyo naman sa Padlet ang halimbawa ng isang radio drama. Kaya makikita nyo mamaya doon. Okay, pati na yung pag-isulat ng script para sa radio drama. Paano ba sumulat ng script? Okay. Pagkatapos nun, pagkatapos nyo mapanood yung dalawang video ay i-download ang kwentong ang alamat ng pinya doon sa Padlet. Okay, kapag nagawa niyo na iyon lahat, ay sumulat na kayo ng script, mag-usap-usap yung grupo ninyo. Mga integrity, kailangan ay sumasali kayo sa inyong grupo. Sumulat ng script ay sa kwentong ang alamat ng pinya. Ito ay ipapasa sa akin sa Marso 15, 2021. So ipapasa niyo sa akin yung naka-Word document na script ng inyong grupo. Okay, bumuo kayo ng group chat sa Messenger para sa mga kasamahan sa pangka. Tandaan ang oras ng pag-uusap ay tuwing hapon lang at tatagal lang ng isang oras. Hindi pwede na gabing-gabi na nag-uusap pa kayo, nag-ensayo pa kayo. Dapat ay kung ano yung oras na napag-usapan, doon lang. Okay, ang pag-ensayo nito ay masisimula sa Marso 15. Okay, ngayong araw, Marso 9, at Marso 11 ay pwede kayong mag-usap-usap at gawin ang script. Ang mga araw na yung presentasyon ng pangkat ay sa Marso 22, 23, 25 ayon sa bunutan. Okay, magkakaroon tayo ng bunutan kung ano-ano yung mga pangkat na magkakaroon ng kanilang presentasyon sa mga araw na ito. Okay, so ang susunod yun naman gagawin ay pananoorin nyo ito, yung halimbawa ng isang radio drama. Okay, dahil sa aking recording na ito, hindi ko pwede ipalabas dito dahil sa copyright. So pananoorin nyo yung dalawang video, okay, halimbawa ng radio drama at yung pagsulat ng script. Pagkatapos ay i-download nyo naman ang kwentong ito, ang alamat ng pinya. So, ang inyong script na gagawin ay batay sa kwentong ito. Okay, pwede kayong magdagdag ng mga tauhan para lahat ng miyembro ay nandoon, pati na yung mga emosyon, ano yung emosyon sa bawat linya na sasabihin, pati na yung mga gagamitin musika at sound effects. So, pipindutin nyo lang yung download. Okay, buksan natin yung na-download na file. Okay, so pwede nyo pindutin yung enable editing. Pwede dito na rin kayo maglagay ng script ng grupo ninyo. Okay, so habang gumagawa kayo ng script, ilalagay nyo dito sa itaas kung anong pangkat kayo. Okay, anong section. Tapos pangkat. Mga miyembro. Sino-sino ang mga miyembro na inyong grupo. Ayan. So, ang gagawin niyo itong, gagawa niyo ito ng script, yung kwentong ito, pwede kayo magdagdag, ayon doon sa binanggay na mga hakbang doon sa pinanood niyong video. Okay, pagkatapos na, pwede na kayo magsimula. Pag na-aprobihan ko na yung script ng grupo ninyo, ay pwede na kayong magsimula sa ensayo ninyo. Kung may katanungan, ay magtanong lang kayo sa akin. Halimbawa, ito na yung ginagawa niyo script. So, buko dito sa mga pangalan ng mga miyembro, ilalagay ninyo.
pangalan nila, sino-sino sila, buong pangalan ha. Okay, dadagdag nyo din sa baba ng kanilang mga pangalan, sino-sino yung mga tauhang gagampanan nila. Okay, so meron dito ang tagapagsalaysay, anong pangalan ng miyembro ng tagapagsalaysay, Aling Maria at Pina. Okay, dahil tatlo lang yung pangunahing tauhan sa kwentong ito, pwede kayo magdagdag ng mga tauhan. Halimbawa, sino yung gaganap na gusto niyo magdagdag ng tauhan, yung kapitbahay. Okay, ang pangalan ng kapitbahay ni Pina ay si Junjun. Okay, siya ang gaganap na kapitbahay ni Pina. Halimbawa. Okay, sino yung gaganap na yon? Ano yung pangalan ng miyembro na nagaganap na yon? Okay? O, ayan. Iba pang tauhan, idadagdag ninyo. Okay, paano tayo gagawa ng, paano nyo ito gagawing script, yung kwentong ito? So, dadagdagan nyo lang ng mga pangalan ng tauhan kung sino-sino yung magsasalita. Kumbawa, sa umpisa, ito ay si tagapagsalaysay. Okay, ito yung kanyang sasabihin. So, pwede kayo maglagay dito ng intro. Intro music. O anong pangalan ng music nyo? Okay, anong tugtog na music nyo? Tapos, kung may sound effects kayong gagamitin, isusulat niyo SFX. So, ano yung SFX na yun? Okay, pwede unahin niyo muna itong script. Ano-ano yung mga sinasining tauhan, ano-ano yung mga sasabihin nila. Okay. So, si Pina ay ubo ng tamad. Ayan. Okay, pwedeng ito ang inyong ilalagay. Isang tanghali ang tapat habang naluluto si Aling Maria, inutusan niya si Pina. Okay, pwede niyo itong gawin na linya ni Aling Maria. Aling Maria. Pina, pumitas ka ng apat na bunga ng sampalo upang ihalo ko ito sa sinigang. Ito naman si tagapagsalaysay. Yan. Okay. Tapos, ito naman si Pina. Okay, pwede niyong gawin na ito yung sasabihin ni Pina. Diba sabi tinatamad, sinabi niya sa kanyang ina na walang bunga ang santano. Nay! Nanay! Wala naman. Walang bunga ang sampalok. Okay, tagapagsalaysay. Laysay. Okay, so aayusin niya lang yan. Okay, at yung mga dagdag na sasabihin nila. So, pwede niya rin idagdag dito yung emosyon na nagsasalita. Ayan. Emosyon na nagsasalita. Okay, ito. Anong emosyon ni Pina? Tinatamad. Okay. Ayan, hanggang sa matapos niyo yung buong script. Okay. Ayan. Tapos ipapasa niyo ito sa Marso 15. Kapag nakabuo na kayo ng script at okay na yon, pwede na kayo magsimula sa pag-iensayo na inyong grupo. Kung may tanong, magtanong na kayo sa akin. Yung pinuno, pwede siya magtanong sa akin. Hanggang sa muli, paalam!